Sa mababalang araw po sa inyong lahat, ngayon po ay May 3, 2024, Biyernes. At ngayon ay unang Biyernes ng buwan ng Mayo. At pinagdiriwang natin ang kapisahan ni na Apostol San Felipe at Santiago. Ang ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa unang sulat ni Apostol Santiago sa mga taga-Corinto, chapter 15, verses 1 to 8. At ngayon, ipinapaalala ko sa inyo, mga kapatid, ang mabuting balita na ipinangaral ko sa inyo. Iyan ang inyong tinanggap at naging saligan ng iyong pananampalataya. Sa pamamagitan nito'y naliligtas kayo. Kung matatag kayong nananangan sa salitang ipinangaral ko sa inyo, di ba na nga lamang kung kayo'y sumampalataya na di iniisip ang inyong sinasampalatayanan? Sapagkat ibinigay ko sa inyo itong pinakamahalagang aral na tinanggap ko rin. Si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan bilang katuparan ng nasasaad sa kasulatan. Inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw ayon din sa kautusan. At siya'y napakita kay Pedro saka sa 12. Pagkatapos napakita siya sa mahigit na 500 kapatid na nagkakatipon. Marami sa kanila'y buhay pa hanggang ngayon, bagamat patay na ang ilan. At napakita rin siya kay Santiago, saka sa mga apostol na sama-sama noon. Sa kahuli-hulihay, napakita rin siya sa akin, bagamat ako'y tulad ng batang ipinanganak ng di kapanahunan. Ang Salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat at ngayon ay kapistahan ni na San Felipe at Santiago o Saint Philip and James. Ito po ay dalawa sa mga alagad ni Kristo, dalawa sa 12 alagad na pinili ni Kristo upang maging haligi ng simbahan na kanya pong itinatag. Sila, no, si Santiago at si Felipe ay patuloy na nangaral ng mabuting balita. At kapag sinasabi po muli, no, na mabuting balita ay si Kristo ay namatay at muling nabuhay. Yan po ang pinaka good news nating lahat. Kapwa sina Felipe at Santiago ay pinagpala na maging bahagi po ng mga apostol. Maging bahagi ng pinasimulan ni Kristo at itinatag ni Kristo na simbahan. Ang mga apostol ay mga saksi sa kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay na siyang narinig natin, no, sa ating unang pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo, no, na naikwento marahil, no, naikwento dahil na si Pablo ay converted, no, matapos na marinig niya ang tinig ni Jesus at nakasalamuhan niya itong 12 ito, no, kasama na dyan si Felipe at si Santiago. Kaya sa bawat misyon na kanila pong na napupuntahan ay ito yung ipinapangaral at tinagbibigyang saksi o nagiging witness na itong si Pablo sa mga bayan at mga lugar na kanya pong napupuntahan kung saan siya ay isinusugo din ng Espiritu Santo. Kaya nawan, maganda po itong bahagi ito na sinabi ni Pablo sa mga taga-Corinto at nawa mapagnilayan din natin. Sabi nga po, ang pagkamatay ni Kristo ay dahil sa ating kasalanan. Ito yung saligan ng ating pananampalataya na tinanggap natin mula sa mga alagad. Pero hindi pwedeng maging mababaw ang ating pong pangunawa. Kasi pag sinabi natin, oh, si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ito ba talaga ay naiintindihan natin? Kasi sabi niya, no, ito yung dapat na pinaninindigan natin dahil naniniwala talaga tayo at sa tulong ng Espiritu ay nabuksan nawa ang ating mga isipan sa katotohanan ito. Kasi sabi ko dito, ito ang ating kaligtasan. At ang sino mang nananangan sa ipinapahayag ng mga apostol, pag pinahayag ng mga apostol ay maliligtas, sabi niya, maliban na lang kung kayo'y sumasampalataya
na di iniisip ang inyong sinasampalatayanan. Diba po, no? Kaya po hindi tayo pwedeng makontento lang dapat, no, na nagsisimba ka, yung iba sa online, ikinig ka. Hindi dapat ay pinpatuloy mo ito, pinagninilayan, patuloy mong sinasaliksik yung kahulugan ng mga salita na iyong naririnig para hindi po maging mababaw ang ating pananampalataya. Kasi kung mababaw lang, diyan po nangyayari yung napakabilis nating bumitaw sa pananampalataya natin dahil na nagkakamali tayo o hindi natin lubos ang naunawaan kung ano ang tunay na pagsunod kay Kristo. Si Kristo na namatay para sa atin. Si Kristo na nagsabi din na sino mang nagnanais maging alagad ko, dapat matutong sumunod sa akin, pasanin ang kanyang krus, limutin ang kanyang sarili. So, sa ganung bagay po, no, nawa ay patuloy natin na isa puso habang atin din po. Siyempre, no, nagsisimula naman po yan sa pagtanggap natin, pagpasok natin itong mga ating naririnig sa ating kaisipan at sa tulong ng Espiritu Santo, no, ating puso't diwa ay magkakaisa upang mas lubusan natin maunawaan ang kanya pong ginawa. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat.